Dininig kanina sa Senado ang usapin ng fake news. Naglabas ng kanya-kanyang hugot ang mga senador sa pagtalakay ng Gimanoy fake news sa Senate hearing kanina. Nausisa si Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mo Kauson, ang blogger na si Thinking Pinoy, pati ang iba pang personalidad na critical sa gobyerno. Tinalakay rin sa pagdinig ang panukalang batas na magpaparusa sa pagpapakalat ng fake news. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Jessica, ang pagdinig ng Senado kanina ay sumentro no, sa pagpapakalat ng maling impormasyon na nagpapanggap na balita. Ang pagpapakalat ng tinatawag na fake news sa online at social media ang tinalakay ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Ito yung mga pinapakalat ng maling impormasyon na nagpapanggap na balita. Tulad ng kumalat na mali o manong pagpapatama sa 7 senador na hindi pumirma sa isang resolusyon na nananawagan sa gobyerno na itigil ang pagpatay, lalo na sa kabataan. Nilinaw nilang bukas naman silang pumirma sa Senate Bill 516 pero hindi umano ito inilapit sa kanila. What makes the situation worse is the fact that these criminals are hiding behind or through false names and or fake websites. Sabi nga nila mga duwag. Lumabas ang patama sa Facebook page na Silent No More PH. Sabi ni Ray Joseph Nieto, ang blogger ng site na Thinking Pinoy, lumabas sa pagsasaliksik niya online na isang Edward Angelo Dayo umano ang nasa likod ng Silent No More PH at konektado umano ito sa Aquino administration. Ayon kay Senator Grace Poe, inimbita sa pagdinig si Dayo pero hindi ito dumating. Si Kokoy Dayaw, siya yung web administrator ng mga websites. He does not necessarily create the content. And background check ko naman kung sino po yung may-ari ng propinoy.net. As I found, and I found out po na dalawa po yung tao. Una, si Mr. Edward Angelo Dayaw, or ano po, ang nickname ay Kokoy, na dating tao ng Aquino era PCOO. Kokoy Dayaw. At saka po yung pangalawa ay ano po, yung co-founder at saka po deputy editor, si Ms. Ninia Terol Zialcita. Sinabi naman ni Attorney Abigail Valte, dating deputy spokesperson ni Pangulong Aquino, na bagamat nakilala niya noong 2009 si Dayaw, ay wala siyang impormasyong nagtrabaho ito sa ilalim ng nagdaang administrasyon. I know Kokoy Dayaw from 2009 because he volunteered for the campaign of then Senator Aquino. But that is it. You don't see each other in Malacanang during your tenure? No, ma'am. Binanggit din ni Nieto sa pagdinig ang pag-upa o manonoon ni dating DILG Secretary Marrojas sa isang social media influencer na si Joyce Ramirez upang isisi kay dating Pangulong Noynoy Aquino ang mamasapano encounter. Si Ramirez umano ang nasa likod ng tinaguriang nasaan ng Pangulo na nag-viral sa kasagsagan ng isyu sa mamasapano encounter. Pinasinungalingan ito ni Rojas at sinabing wala siyang kilalang Joyce Ramirez at sa sinasabi ni Nieto na nasaan ang Pangulo. Iginit din ni Rojas na walang katwiran ang pahayag ni Nieto, lalo pat hinihingi noon ni Rojas ang endorsement ni Aquino para tumakbo sa pagkapangulo. Banat pa ni Rojas, si Nieto ang fake news. Tinukoy din ng mga senador ang mga blogger na opisyal ng gobyerno, tulad ni Nieto na isang DFA consultant at ni PCOO Assistant Secretary Mo Kauson. Si Senador Antonio Trillanes IV nagpakita ng screen grab ng ilan umanong maling post ni Uson, gaya ng tukos sa pamamigay umano ni Trillanes ng pera sa media. Yung case dyan, nananawagan ka sa amin, the problem with that is yung pala last year pa namatay. Yung police, so yun ngayon. Anong nangyari dyan, Ms.? Bali, Madam Chair, alam ko naman pong nangyari yan 2 years ago. Ang pinupoint out ko lang po dyan ay kung kailan bibisita po yung mga nakasaad doon ng mga tao sa mga ganito pong mga namamatay na kapulisan. So, are you sure that's what you actually meant? Yes. Or nakalagay kasi, kailan nyo dadalawin? Meaning, pwede pa silang puntahan. Ayon kay Uson, maging siya ay biktima raw ng fake news na lumabas sa media tulad ng GMA at ABS-CBN. Biktima rin po ako ng fake news.
hindi pa po ako na-appoint bilang opisyal ng gobyerno. Naglabas na po itong ABS-CBN na ako daw ay na-appoint bilang customs consultant. At dahil po doon, ako po ay na-bash online. At ito rin pong anonymous Facebook page na Madam Claudia, katulad po dyan ng GMA na rin. Nung sinamahan ko si Pangulong Duterte doon, sinabi po ng GMA na ako daw po ay nag-selfie sa loob ng Grand Mosque sa Marawi na naka-boots. Hindi naman po ako nag-selfie doon. Yung criticism ng pagsa-selfie niya umano, nanggaling doon sa assemblyman. So we were reporting the supposed, the criticism of her supposed selfie. After it's not her actual selfie, but the criticism yes, of somebody. So, did you get her side? We tried to get her side. Excuse me po, I'm sorry. Hindi niyo po kinuha yung side ko. At yung pinakita niyo sa telebisyon, maling-mali po yun. Mali po yung pinakita niyong video habang sinasabi niyo nagsiselfie ako at hindi niyo kinote na di umano. May isang beses ka bang humingi ng side namin? Senator, with all due respect, hindi yes po no? ako journalist. Yes or no? May isang beses ba na humingi ka ng side namin? Vlogger po ako, hindi po ako journalist. Mr. Chairman, Madam Chairman, can you instruct the resource person to answer yes or no, please? So may isang beses ba na hiningi mo yung side namin sa mga times na binatikos mo kami, may nilabas ka mga peking balita? Ano po yung peking balita na yun, Senator Bam Aquino? Maglalabas po kami mamaya, no? But okay. Can I ask lang, Asik Muka, humingi ka ba ng side namin ni isang beses all those times na you blogged about us? Ang ginagawa yes ko or no, po, ma'am? Senator Bam Aquino, ginagawa ko po ay vlogging po. Yes, at hindi po ako journalist. Yes or no? May isang beses ba na hiningi mo yung side namin? You can say yes, no, or that you refuse to answer but you have to justify why. I refuse to answer that. Because? On the grounds of? I have the right to refuse that question. You don't have the right to refuse. You have the right to self-incrimination. So ibig sabihin, I have the right to... Kung mapipermisyo ka, pwede kang hindi sumagot. I have the right... I have the right to against self-incrimination. Atensya na. Sa statement ng GMA Network kaugnay ng aligasyon ni Uzon, sinabi nitong malinaw na ang iniulat ng GMA News ay base sa puna ni Assemblyman Zia Alonto Adyong. Saan niya ay pagpasok ni Uzon sa isang mosque sa Marawi City habang nakaboots at sa pagkuha niya ng umunay selfie habang nasa loob. Ibinalita rin kalaunan ng GMA ang paghingi ng tawad ni Uzon sa mga kapatid nating Muslim para sa di niya pagtatanggal ng sapatos sa loob ng mosque. Iniulat din ang paliwanag ni Uzon na hindi planado ang pagpasok nila sa mosque. Napilitan lang daw silang pumasok nang tumindi na ang bakbakan sa labas. Nasa report din ang pagtanggi ni Uzon na nag-selfie siya sa loob ng mosque. Nanindigan ng GMA News na walang fake news sa ibinalita nito. Sinisikap din ng GMA News and Public Affairs na laging itaguyod ang mataas na pamantayan ng pagbabalitang tama at wasto. Ayon naman kay GL Mario, ang Head of Standards and Practices ng ABS-CBN, meron silang self-regulatory mechanisms para maitama ang mga nailalabas na maling balita. Sa kasagsagan ng pagdinig kanina, sinabihan sina Uzon at Nieto na dapat daw mas maging maingat ang mga may posisyon sa gobyerno dahil meron silang limitasyon sa ilalim ng batas. If I were just given a choice, I don't want to work in DFA. Parang alila lang kami dun eh, I only get 12,000. It's not even enough to pay for taxi. It's just that DFA needs me more than I need them and I want to help the government succeed. Hindi po ako nagyayabang. I'm just helping them. Part of the government bureaucracy in a department in the executive, one is political neutrality. The code of conduct requires that. And you must observe standards of personal conduct in the discharge and execution of your duty. So these are some of the provisions that you may have to visit and then be guided by. We are bound by RA 6713 and under Section 4, nakasulat doon na we cannot use the excuse of doing things in her capacity as a private individual. So parang malinaw na at this point in time, Asik Uzon, hindi mo na pwedeng ihiwalay yung pagiging vlogger mo sa pagiging Asik mo. So I guess, di ba, para malinaw na talaga, baka it's high time for you to decide kung gusto mo maging vlogger o kung gusto mo maging Asik.
Si Senator Trillanes, may karapatan ding ipahayag ang kanyang sarili. Siguro ako rin po may karapatan ipahayag ang aking sarili. Freedom of expression, sir. We don't take it very lightly when we're in government to be criticized by somebody also from government. But of course, we shouldn't stop that. But particularly for PCOO lang, kasi nga, information coming from you is deemed official. Matapos naman ang pagdinig, nagkaroon ng pagkakataon sina Uson at Trillanes na makapagpa-picture. Jessica, merong mga resource person kanina no, nagbigay sila ng mga impormasyon, kanilang mga proposals kung paano nga ba ang gagawin para maging maayos, mas maayos yung sistema. At isa nga po ay sa input ay nagmula kay Ellen Tordesillas ng Vera Files at kanya sinabi na mahalaga no, na responsable ang mga miyembro ng media, responsable ang mga blogger, pero bigyan din daw ng bigat at kailangan responsable rin yung mga nasa gobyerno mismo na pinagmumulan ng impormasyon. Jessica? So Sandra, no, sa hinahaba-haba nung hearing kanina, ano ba yung pinaka-konkretong nabuo na step or move against fake news? Jessica, kasi magkakaroon pa sila no, ng susunod pang pagdinig. Ang ginawa lamang kanina ay kinuhanan din ng inputs no, yung meron silang mga resource person. Katulad ni former soldier na Florine Hilbay, nandoon din po si attorney Tony Lavinia at meron din tayong mga kasama sa Hanap Buhay at nandoon din ang KBP no, at sila may mga kanya-kanyang proposal. Pero ang nakikita natin ay talagang doon patungo no, sa pagiging mas responsable sa mga inilalabas na impormasyon. At kasama na nga po dyan yung mga tinatawag natin mga bloggers, mga influencers na sila ay maraming napakamaraming followers ano, million-million pa in the case of Mocha Uson. At kailangan daw ay talagang kung ano man ang kanilang ilalabas, ito ay verifikado, ito ay totoo. Jessica? So kanina rin, no, hindi ko maiwasan na maisip habang nakikinig ako sa hearing kanina, Sandra, na may mga pinatutungkulan na both administrations, past and present, may mga issue tungkol sa fake news against both administrations. Tama ba yun, Sandra? Oh, kanina kasi Jessica no, kasi in the first place, itong pagdinig na ito ay ipinatawag dahil meron ngang pitong senador na naakusahan daw no na isang Facebook page post na sila daw ay hindi sumuporta doon nga sa panukala o doon sa isang resolusyon na nananawagan sa gobyerno na i-exercise ang power nito laban sa pagpatay lalo na sa mga bata at meron ngang pitong senador na sila'y nasaling ano, dahil sila yung in-identify na hindi pumirma. At halimbawa na lang in the case of Senator Subiri Pacquiao and Senator Cynthia Villar. Yon, ang sinabi nila ay sila daw ay hindi nalapitan. At kung sila daw ay nalapitan, sila naman daw sana ay pipirma. So talagang kanina sa pagbubukas ng pagdinig, naka-focus doon sa Facebook page na nagkaroon ng post laban nga sa pitong senador na ito. At doon nga ay ang lumabas na resource person ay itong si Nieto dahil sabi niya eh, nakapag-research siya at na-trace niya kung sino ang tao sa likod nitong Facebook page na ito. At bukod dyan, Jessica, nagkaroon naman ng pagtatanong din doon mismo kay Nieto at kay Uson dahil sila po ay mga aktibo rin sa social media. Jessica? Lumalabas lang, Sandra, no, sa hearing kanina, lumabas sa hearing kanina, na yung mga political groups, no, eh may kanya-kanya silang bloggers, tama ba? May kanya-kanya silang influencers. In the meantime, nahahalo sila sa ating mga taga, for lack of another term, no, mainstream media na tinatawag nila. Ang problema ngayon, paano i-distinguish ng mga manunood, ng mga nagbabasa, ng mga netizen, kung alin yung sa media at kung alin yung sinulat ng kanya-kanyang bloggers o influencers ng iba't ibang mga political parties sa ating lipunan? Jessica, kasi nga, ang nangyayari ngayon, ang sinabi nga ni
Senator, po sa bagay na yan ay kuminsan yung mga tao din naman, no, ay sila ay bumabasa ng mga sites na naayon din doon sa kanilang paniniwala, no. So kung maaring may mga taong tumitingin o nagbabasa ng kinamoka, halimbawa kinamoka Uson or kay Nieto, dahil din sila ay medyo doon din kumikiling yung kanilang paniniwala. At ganun din on the other side, maari daw yung pag-appreciate din ng nagbabasa na mga kontra doon sa mga batiko sa administrasyon, eh yun din mga tao na maaring ganun din yung paniniwala. Kaya nga ang kanina ay pinag-uusapan niya, ano, na kung yung bang pagtingin ng mga tao ay depende na sa, kumbaga, it's in the eye of the beholder. Pero sabi naman ni Senator po, hindi naman daw ganun ang kanyang pinupunto. Kasi nga, dapat din talaga na magkaroon ng pamantayan o mga standard na gumagabay sa ganitong mga klaseng sites, lalo na kung ang involved ay taga-official ng gobyerno, no, or miyembro ng gobyerno. Pero bukod dyan, Jessica, doon naman sa other side, ano, na dahil si Nieto nga ay kanyang iniuugnay, no, yung dating administrasyon dito sa site na sinasabi niya na bumabatikos nga kasi dito kay Pangulong Duterte, at itong ang kinasama ng loob ng ilang mga senador ay kanina natanong siya ng ilang senador, lalo na yung mga nasa LP, no, tinanong siya kung ano ba yung katibayan mo na may kinalaman dyan yung past administration. At yung pag-uugnay niya doon ay doon sa punto na nung tin-raise daw niya, no, kung sino yung parang lumalabas na pangalan dito sa site, ay ito nga lumabas yung pangalan ni Dayaw at isa pang kasamahan niya na meron daw kaugnayan in the past administration, Jessica. Okay, pero itong administration din namang ito, meron din naman silang sariling bloggers at influencers. So, kumbaga, may kanya-kanya silang pag-purvey ng whatever it is that they want to bring forth sa mga netizen o sa audience, no? In the meantime, ang nangyayari, ang mga tiga mainstream media ang na-measure o na-judge based on the standards nitong mga influencers and bloggers associated with the political groups ngayon. O, Jessica, kasi like for example, ang present administration naman ay kumbaga hindi rin naman nila dinedeny, ano. In fact, may position pa nga sa administration na ito ngayon, si Nieto at si Uson. Hindi rin naman nila idedeny na in the past, no, na merong mga bloggers, no, na sumusuporta halimbawa sa Pangulo. Ang sinasabi nga lang nila ay katulad kanina, pinoint out kung binibigyan ba raw ng administration ng content itong mga vloggers na to. Ang sinasabi po dyan ng PCOO kanina ay hindi raw. Halimbawa, bumiyahe si Uso, no, sa Amerika, at itong si Nieto ay hindi raw naman nila sinuplayan kung ano yung sasabihin doon sa kanilang mga vlog at sa social media post. Yun. So ang sinasabi lamang, ang pinupunto lamang naman na ibang senador din ay para anong nangyayari, merong PCOO na nagpapalaganap ng mga official na pahayag, no, ng palasyo, tsaka yung mga tukos sa programa ng gobyerno. Pero at the same time, merong mga blog or post, no, itong si Uson at saka si Nieto na hindi exactly parte, no, ng administrasyon. Kung hindi, parang ginagawa nila ito in their capacity as bloggers at hindi bilang opisyal ng gobyerno. Kaya may pagpuna doon sa parang hati, no, parang merong kayong isa pang persona o papel na ginagampanan at outside the government, Jessica. In any case, Sandra, mukhang hindi pa tapos tong mga pagdinig na ito. Meron pang susunod, eh, no? So, tamang-tama, marami pang kailangan pag-usapan sa issue na ito. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.